Ayo, itong Samsung. Yan, nagbi-blink siya. So, bumubukas naman siya. Nagkakaroon siya ng backlight pero blanco yung screen natin. Tapos, nagpapatay-sindi siya. Yan o, on-off yung... Yan natin. Yan. So, nag-off ulit siya. Nag-on ulit siya. Ayan, nag-blink. So, pag kinakalampag natin yung screen niya, mayroon siyang backlight. Tapos, nawawala din yung ilaw niya. Ibig sabihin, parang nagpo-protect siya. Nag-on siya, nag-off, nagpo-protect. Ibig sabihin, pwedeng may load na problema. Okay. So, ito ay smart na rin ito. Ang problema pa sa unit na ito ay... So, ito ay scrollless. Yan, walang scroll to, biglip lang ito. So, ito yung mahihirap din buksan. Medyo maselan siya buksan. Dapat marunong ka magbukas ng mga scrollless na ito dahil talaga ang napakahirap niya buksan talaga. So, pag nagkamali ka kasi rito, pwedeng mabasag yung salamin niya. So, itong unit na to ay medyo malayo din yung pinanggalingan nito dahil tayo ay nasa Valenzuela. So, yung unit na ito, nanggagaling pa ito sa Mandaluyong. So, di ba, medyo malayo yung area na pinanggalingan niya. Balak ko sana kanina nito ay hindi ko na kukunin. Hindi ko na tatanggapin sana to dahil ang issue nito ay nasa panel or nasa mainboard. Kasi nakailang pa-check up na daw to, dalawa o tatlo na yata o pangatlo sa atin. So, sabi ng una, mainboard yata ang issue. Tapos, panel. So, hindi tayo sure doon. Kaya, sabi ko, iwan na lang sa atin para ma-check natin mabuti kung talagang, ano ba talagang issue ng unit. So, ganito yung model niya. Samsung 43. Yan, 43 inches. Smart na rin ito. Yan o. Okay. So, ito na. Nabuksan na natin yung unit. Bali, ganyan yung kanyang mainboard. Tapos, nag-iisa lang yung ribbon nito. Mag-i-step by step tayo. Titingnan natin kung ano ang problema nito. Tapos, yung power supply niyan ay ganyan. Okay? So, una natin gagawin, check natin yung backlight kung stable. Okay? So, pansin nyo, stable yung backlight niya. Yun, may ilaw siya pag wala yung mainboard. Okay? Punot natin. Baka masira yung ilaw natin. Okay, so ibig sabihin, buo yung ilaw natin. Kapit ngayon natin si mainboard. Kapit natin si mainboard. Okay, gagawin natin maghahang tayo ng ribbon ito. So, hahang natin tong ribbon na ito. Titingnan natin kung magkakaroon ito ng display. Titingnan natin kung hindi magpo-protect yung DC to DC nito pag nakahang yung isang side. Okay, try lang natin. Tapos mamaya, try din natin kung pag tinanggal ba natin yung ribbon ay gagana ba yung unit. Okay, subukan din natin. So, ayan. Ayan, kita naman, nagkaroon siya ng display. No? So, tinanggal natin yung kalahati, nagkaroon ng display. Pero positive, yung mga panel natin, yung pinaka-LCD natin ay may mga tama na rin siya. So, yung ganitong trouble ay negative na rin ito. So, ito pa, oh. Nagkalat na yung liquid dito sa side na ito, kaya nagpo-protect yan. So, ibablock lang natin yung signal dyan sa kabila. Kakat natin yung signal natin dito kasi may damage na yung salamin dito. So, papaliwanag na lang natin to sa may-ari. Pero gagawin pa rin natin. Pero dahil malayo pa yung may-ari nito, papaliwanag na lang natin na yung unit niya ay talagang may problema na yung pinaka-panel nito. Okay? So, pag ganito kasi, 43 inches. So, medyo mahirap siya una ng panel. Tapos yung panel na design sa kanya ay ganito. Yan. Mahirap hagilapin ito. Pwera lang kung
may mga second hand na damaged board, damaged power supply, nabuo yung panel yon. Swerte. Pero kung maghahanap ka ng ganito mismo, madalang na madalang siguro talaga. Okay, so repair muna natin. Na-try muna natin. So napansin natin umaandar siya kahit nakahang yung isang side. Okay? Gagawin natin, hang natin yung ribbon. Yung pinaka main na ribbon niya. Hang natin to. Tingnan natin kung gagana yung unit. Kung magbubukas ba ng normal. Okay, try lang. Para mayroon tayong guide pag nagka-trouble ulit tayo ng ganito. So nakita nyo, bumukas siya. Tapos namatay. Tapos bumukas. So ibig sabihin, yung ganitong unit ay hindi nagpo-protect yung kanyang system. So kahit wala siyang ribbon na nakakabit, tuloy pa rin yung bukas ng backlight niya. Yan, tuloy pa rin yung operation ng mainboard niya. Okay, so wala itong protection, yun oh, nakahang. Okay, normal. Okay, bunutin natin. Yan, bunutin natin tapos kapit ulit natin yung ribbon. Ginawa natin ay hindi tayo nag-cutting doon. Kasi may ribbon naman dito, kaya dito tayo nag-tape method. Yan, nag-tape tayo dyan. So, yan yung tinipan natin mula dito sa sulok hanggang doon sa gitna. So, yung may guwit na yan, yan yung ating mga signal. So, anim yan. So, mayroon pa tayong dinatakpan, ano? So, mula dito sa gilid, mula dyan hanggang dito. Yan, tinakpan natin. Tapos, yung signal natin, yan yung anim na yan. Okay. So, ito yan, yung may guwit dito. Na-trace natin yung circuit dyan. Mula dito. So, mayroon pa tayong signal na hindi natakpan. Mula dito sa guwit na yan, hanggang dito, yung 6-pin dyan, yan yung signal na nasa gilid natin. Kaya lang, nung nagtakip ako kanina dito, wala, protect pa rin siya. So, ginawa ko, tinakpan ko na mula dito hanggang dito. Yan, tinakpan ko yan, tapos nagkaroon siya ng display. Okay, so nagkaroon siya ng display, napapicture pa natin siya, pero pansin nyo naman, damage kasi yung gilid dito. So nagkalat na yung liquid dito sa gilid na ito, so negative na yan. Talagang hanggang ginagamit mo yan, pwedeng lumaki pa yung kalat na yan. Kaya isa-shutdown niya yung supply natin dahil mayroon na siyang shorted yan. Okay, so pero napapagana pa naman natin siya. Ang nangyari dito, kaya siya gumana, bali, tinanggalan natin siya ng supply rito. So, wala tayong supply na pinapasok rito. Kaya, nag-normal pa yung screen nito. Pero, pansin nyo, hindi normal yung display niya. Kasi nga marami ng damage yung salamin niya. Pati dito sa kabila, may damage na rin. So, itong side na to ay normal pa yung signal. Kaya lang, mapapansin nyo, yung salamin niya ay damage na. May mga liquid na or may mga guwit na siya. Yan. So, pagka nito problema, talagang palitin na siya ng panel or ng LCD. Kaya lang, dahil yung LCD nito iba, mahirap hanapin yung ganitong model. Okay? Yan. So, sasarado na lang natin to, tapos sauli na natin sa may-ari. At least, napagana natin at nakita niya yung problema na unit niya na talagang palitin na yung salamin nito. Okay? Test na natin tong Samsung natin. Yan, Samsung. Okay, saksak ko lang. Yan, lumabas na yung smart. Okay, so may picture na siya. Yun, no? So, ang problema ng unit ay itong side. Nagkaroon ng liquid na nagkalat dito. Tapos, yung itong side ay okay pa naman. Kaya lang, may damage na rin yung salamin dito. May guwit na. Okay pa naman yung display niya. Ang problema dito, banda. So, medyo madilim yung display dito. Pero pwede pa siyang panuuran. Okay? So, nakuha pa naman natin ito sa repair. Kahit pa paano ay pwede pa siyang magamit ulit. Yan. So, pag bumigay na talaga yung salamin nito, yun talagang wala na. Palitin na talaga yung salamin niya. Kasi lumalaki yan, no? Habang ginagamit mo yan, lumalaki yung kumakalat yung liquid na yan. Okay, so yan na. Yan yung side na may damage. Tapos, itong side, okay pa naman. Okay, so pwede pa siya magamit.
pansamantala. Okay, so kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod natin na video.